Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap, sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat, hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos, subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naaalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos tulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay na sa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan. Pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Magsitayo po ang lahat. Oh, alleluia. Sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod, at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng Poong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan muna natin
at magbigay pugay tayo sa mahal na Senyor. Kung mayroong isang bagay ang nais ni Jesus na ituro sa mga tao sa ating ebanghelyo, ito ay ang mapagpasyahan kung ano ang matuwid. Mapagpasyahan. Pakinggan po natin maigi, no? Take note. Ang gusto ni Jesus, matutunan natin ang pagpapasya sa kung ano ang matuwid. Hindi ibig sabihin, no? Alam natin kung paano maging matuwid, ibig sabihin, kaya nating pagpasyahan. Kaya nga, ito yung gusto ni Jesus. Hindi alamin kung ano ang matuwid, kundi mapagpasyahan kung ano ang matuwid. Hindi kasi problema ng mga tao ang kaalaman. Dahil marunong silang bumasa ng mga palatandaan sa lupa't langit. Ibig sabihin, marunong, maalam ang mga tao. Ginamit nga ni Jesus ang halimbawa ng pagbabasa ng tanda ng pag-ulan at tag-init. Sabi ni Jesus, alam ng mga tao kung kailan uulan. Alam ng mga tao kung kailan magiging tag-init. Kasi marunong yung tao. Kapag medyo makulimlim, alam ng tao ang gagawin. Kapag umiihip ang hanging timog, alam ng tao na magiging mainit. So, hindi problema ang kaalaman. Ang problema, kapasyahan pagdating sa kabutihan. Kapasyahan. Pag pinag-usapan ang pagiging matuwid, hindi lang po ito tungkol sa kaalaman. Dahil madaling malaman kung paano maging matuwid. Ang mahirap kung paano ito pagpasyahan. Dahil ang kabutihan ay hindi lang kaalaman ng isipan, kundi kapasyahan ng puso. Kumbaga, katalinuhan laban sa kabutihan. Madalas, kung pagtatabihin natin ang katalinuhan at kabutihan, ang laging pinipili ng tao ay katalinuhan bago ang kabutihan. Kaya nga, kahit alam natin na ang pangungopya o pandaraya ay masama, ginagawa pa rin ito. Bakit? Ayaw bumagsak. Gusto pumasa. Hindi bali ng maging masama. Basta pumasa. Ganyan yung katwiran ng mga taong inuuna ang katalinuhan bago ang kabutihan. Kaya tignan mo, ang taong sanay mandaya, hindi payapa. Ang taong sanay mandaya, ang puso kailanman hindi magiging payapa. Kasi laging iniisip kung paano makakalusot. Napapraning dahil baka mahuli. Madalas mataranta dahil mandaraya. Mas pinapagana ang katalinuhan kaysa kabutihan. Parang yung problema ng isang empleyado na gipit. Oh, meron po ba ditong empleyadong gipit? Pakinggan nyo po ito, no? Yung problema niya, meron siyang nakitang perang pakalat-kalat. Alam niya na hindi sa kanya iyon. Alam niyang masama
kung ibubulsa naman niya iyon. Alam niya na mabuti ang ibalik o hanapin ang may-ari ng pera. Pero kung ibabalik niya yon, paano yung kanyang pagiging gipit? Kung ikaw ang empleyadong iyon, ano ang gagawin mo? Mas pahirapan pa natin. Yung sitwasyon, walang nakatingin. Hindi ba? Ang daling ibulsa. Di bali na, gipit ako eh. No? Wala namang nakatingin. No? Ang dali ipagpalit ang kabutihan kasi hindi kaya itong pagpasahan. Hindi problema yung alam. Kasi alam na mali. Pero kahit mali, gagawin. Dahil kapos sa kapasyahan. Ito yung problema ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Ang sabi niya, no, tuwing gumagawa ako ng mabuti, lumalapit ang masama. Totoo naman po yun. Bakit ba kung kailan ka nagpapakabait, saka lumalapit ang tukso? Bakit ba kung kailan ka nagiging malapit sa Diyos, saka ka tinutukso? Siyempre, yan po ang gawain ng demonyo. Kapag hindi ka na tinutukso, isang senyales na ikaw ay nasa demonyo. Bakit ka patutuksohin? Kung alam na ng demonyo na gagawin mo ang masama. Kaya nga, lahat tayo tinuturuan ng kapasyahan sa pagiging matuwid. Araw-araw, tayong lahat ay humaharap sa ganitong hamon. Madalas, hindi problema yung kaalaman ng kabutihan. Ang problema, kapos tayo sa kapasyahan. Mga kapatid, ito po ang dahilan kaya dapat tayo ay nagdadasal. Ito ang magagawa ng pananampalataya, ang turuan tayong pagpasahan ang kabutihan. Hindi tayo perpekto. At kahit kailan ang tao makakagawa ng mali, kahit kailan ang tao tutuksohin na magkasala, pero ang tinuturo sa atin ay magkaroon ng pusong marunong magpasya sa kabutihan. Kapag hindi na tayo nakukonsensya, kapag hindi na tayo nababagabag, kapag hindi na tayo nag-aalala sa tuwing tayo ay nagkakamali, ibig sabihin, wala na tayong kapasyahan sa kabutihan. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ng banal na misa, hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo hindi lang malaman kundi mapagpasyahan ang kabutihan. Dahil aanhin naman natin ang kagalingan at katalinuhan kung sa impyerno naman ang ating hahantungan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sinasabi ng Panginoon na maging handa tayo sa araw ng kanyang pagbabalik. Dumulog tayo sa Ama habang nananalangin, naghahanda at naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Ating samitin sa bawat panalangin, ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan naway tumugon sa panawagan sa pagbabago at pagbabalik-loob.
Manalangin tayo. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway sama-samang kumilos upang bigyang tuldok ang gyera at suklam, paniniil at kawalang katarungan. Manalangin tayo. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Tayo naway mas higit na maging mulat sa presensya ni Kristo sa gitna ng mahihirap at nagdurusa. Manalangin tayo. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway mabigyan ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang ating mga kaibigan at kamag-anak na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kaligayahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isabay natin ang paghingi ng tulong na magkaroon tayo ng kapasyahan sa kabutihan. Manalangin tayo. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin, buksan mo ang aming mga mata sa iyong presensya. Gawin mo kaming malapit sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa Satanas ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala. Buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami ay dalisayin ng iyong pagmamahal sa pagdalingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong
kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nagiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y inaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang sangkot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po ang Jesus Nazareno.
Nazareno. Kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa sila kayo sa lahat ng sama. Kaawan niyo po kami umaasa. Jesus Nazareno, patnubayan mo nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan. Anyo po kami pabayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at tusay kay kasama ko. Ang samo ko at kasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan at may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.